Alamin naman natin ang iba bang update kung binabag yung Labuya mula sa Pag-asa. Alamin natin mula kay Michael Fahatin. Maki, anong balita dyan sa Pag-asa? Yes, Joel, Susan, ano? Safe morning para sa ating lahat. Ano, maulan ngayon. Ano, makakasama natin sa Pag-asa si Mr. Rene Paciente, Chief ng Weather Forecasting ng Pag-asa. Sir, maimbitahan po namin kayo, sir. Ano pong pinakalatest? Mula po ng alas 4 na natin kaninang balita. So sa ngayon, alas 6 ng umaga, ang bagyong si Labuyo ay nasa 110 kilometers kanlura ng Kasiguran, Aurora. So nakalampas na siya dito sa Kasiguran banda. So ito ay kumikilos patungong Ilocosor. Ilocosor, sir. Order na, no? Anong gano'ng katuling? Gano'ng kaiba itong bagyong ito mula sa ibang bagyong na dumating sa amin? Ang bagyong si Labuyo ay may kalakasan, halos kapareho ni Pablo ang intensity niya, at ito ay tumama sa may Northern Aurora o sa may Kasiguran Aurora, at ito ay tatahak ng pahilaga, hilagang kanluran sa bilis na 19 na kilometro bawat oras patungo po sa nang Ilocosor. So yun ang exit ng yung kanya po bang lakas at bugso at tinatahak ilang oras o ilang araw ito bago magbago po? Ay nasa natin nahihina kasi tumama siya ng kalupaan. So normal yon kasi nababawasan yung supply ng energy kasi puro lupa na. Pero ito ay mag-re-intensify uli pagdating dito sa karagatan uli. Pag kumuhulik siya ng lakas mula sa karagatan. Sir, bakibanggit niyo po, ano po yung mga signal natin ngayon sa nakataas? So yung mga signal number 3 natin sa may Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Ilocosor, La Union, Pangasinan, Benguet, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, and Northern Aurora. Ang signal number 2 naman ay sa Kalayan and Babuyan Group of Islands, Zambales, Tarlac, sa ibang bahagi ng Aurora and Nueva Ecija. Ang signal number 1 naman ay sa may Batanes, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Northern Quezon, kasama ng Polillo Island, Laguna, Cavite, at Metro Manila. Kasama po Metro Manila. Opo. Ano pong inaasahan natin sa Metro Manila, sir? So sa ngayon, signal number 1, sumakaasa tayo ng mga pag-ulan at may pagbugso ng hangin. So habang hindi pag-ano nakalayo yung bagyong Labuyo, patuloy nating maranasan yung mga pag-ulan. At saka pag-ibayuhin ni Labuyo yung habagat, so patuloy pa rin tayo makaranas ng mga pag-ulan. Epekto po ba nito dahil nanggaling po tayo sa summer, ika nga, mas malakas po ang dala nitong pag-ulan? Hindi naman sa ganun. Ang ano kasi, normally kasi ang bagyo pag nasa karagatan, nag-iipon ng ano yun, paulan. Hinihigop ng mga moisture yun. Kaya ito pag daan sa kalupaan, binubuo niya yung malakas ng paulan. Ayan na. Joel, Susan, may katanungan tayo para kay ginawang Rene Paciente? Oo, Maki, tanong ko na kay Mang Rene kung ano ang naging epekto ng pag-landfall dito kanina. Bahagyang humihina ba ito? Totoo po yun. Inaasa natin na ito ay pag mag-landfall ay bahagyang hina. At tuloy-tuloy pa rin paghina niya habang ito ay nasa kalupaan. Subalit pag ito ay nakatawid sa karagatan, ito naman ay lalakas ulit. Rene, di ba pagka... Michael! Sige, Susan, narinig ka ni Rene. Rene, pagka di ba sabi mo, sabi nyo, na mga taga-Pag-asa, pagka ganitong August, marami mga thunderstorm, marami mga yung southwest monsoon. Ito bang bagyo si Labuyo, mas makakapagpalakas ng ating mga southwest monsoon or kung yung mga thunderstorm naman? Inaasahan natin, Susan, na magpaibayo ng habagat o magpalakas ng habagat ang bagyong Labuyo. At saka yung mga thunderstorm kasi, naka-embed yun doon sa mga cloudiness. So, may mga thunderstorm din mangyayari. So, mga hanggang kailan itong ganitong panahon natin? Susan, yung kung kay Labuyo, inaasahan natin na maghapon tayong ulanin. Pero bukas, ng hapon, gradual improving weather na tayo. Okay, sige, Michael. Kailan po inaasahan na aalis po sa responsibility ang bagay ito? Inaasahan natin bukas ng umaga, lalabas ng pan. Ayan, so tayo ingat po, no? Cognize niyan, Susan Joel, makakasama naman natin si Major Ray Balido ng spokesperson ng NDRRMC. Sir, maimbitahan po namin kayo, sir. Ano pong pahingi po sa ating mga kababayan ngayon? Sa ating mga kababayan, ano, nag-landfall si bagyong Labuyo kaninang alas 3 ng madaling araw at kasalukuyan niya ngayong binabayo yung Northern Luzon, particular na itong Aurora, itong papunta na sa Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino, at lalabas ng Ilocos Region. So pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na mag-iingat, yung mga nandyan sa mga mabababang lugar, kung maaari po tayo mag-evacuate, lumikas po tayo sa mas ligtas na lugar para po tayo makaiwas sa kapahamakan. Nakahanda na po ba ating mga lokal na pamahalan at lokal na personang NDRRMC? Opo, mula pa po nung Sabado, nung malaman nating nag-develop nga itong si
bagyong Labuyo into a tropical depression and storm hanggang naging typhoon. Inabisuhan na natin yung ating mga regional centers, regional DRMCs, hanggang doon sa local DRMCs na magsagawa po ng mga hakbang para po tayo makapaghanda para sa pagdating ni Bagyong Labuyo. May update po ba tayo, sir? Ano po may mga napinsan na ba mga lugar? Sa ngayon po, meron na tayong natanggap ng mga ulat. Una po dun sa Aurora nga kung saan naglandfall. May mga ulat po na yung mga kahoy dun na nabuwal. Actually, nagkaroon nga ng brownout nga dun sa malawakang brownout dun sa Aurora. At nakikipag-ugnayan tayo ngayon dun sa regional office ng Region 3 na siyang may sakop at saka dun sa Army unit na naandun si Lieutenant Colonel Bernard Onya na siyang nangunguna doon sa response management natin doon. Para sa kapakanan po ng ating mga manonood at nakikinig po, ano po bang dapat nilang gawin o dapat nilang asahan o paano po kayo kakontakin sakalit meron sa mga ulat po ng mga sakuna? Opo, hanggang doon sa local level po meron tayong mga local DRMCs, yung regional level meron din po. Sa atin pong National Operation Center dito sa NDRMC, pwede po tayong tumawag sa mga numero bilang 912-5668 at 912-2665 para po sa mga karagdagang impormasyon na kailangan po malaman ng ating mga kababayan. Joel, Susan, bigyan natin sa inyo si Major Balido. Makitanong naman, Major, meron na ba tayong ulat hinggil po sa casualties, mga napinsala, kung pag-uusapan, mga tao? Casualties po daw, sir? Kung pag-uusapan po tayo mga tao, sabi po ni Joel. Kung sa casualties po, wala pa po tayong natatanggap official report, pero mayroon po tayong minomonitor sa Catanduanes area, mga fishermen na nagleg pa mula nung hindi pa or bago pa madeklarang bagyo si Labuyo, sa ngayon hindi pa sila nakakabalik per report from their families. Sa Catanduanes particularly, mayroon pang 9 na hindi pa nakakabalik na fisherman. Iba po ito sa 23, no? Sa may Aurora. Actually, yung 23 na initial report, hindi po 23 yun. That is 51. So, nakabalik na yung 42. Siyam na yung hindi pa nakakabalik. Hopefully, within the day mag-report yung kanilang pamilya. At ganun daw po yung naging practice nila. Pagka may bagyo, nagsisik refuge muna sila, nagtatago. And then, pagka natapos na yung bagyo or nakaalis na yung bagyo, saka sila umuwi. Susan? Major, yung paglilikas, ilan ba na ilikas natin mga mamamayan? Particularly po sa Aurora, yung Dicady area, yung Dinalungan, Kasiguran at saka Dilasag area, Dicady area, meron tayong natanggap na ulat, although wala pa tayong exact figure nung evacuees. Patuloy tayo nakikipag-ugnayan dun sa ating regional center na siya pong magbibigay sa atin ng mga exact figures. Meron din pong naitalang mga evacuees sa Albay at saka Camarines Norte. Alamin din natin yung mga exact figures niyan. Alright, San, baka may tanong ka kami. Okay, sir, natin? Meron ba tayong reminder ho ulit, paalala sa mga kababayan natin, especially dun ho sa mga lugar na talagang malakas ho yung nararamdaman nilang pananalasan itong si Labuyo? Opo, tulad nga po ng nabanggit ko kanina, kasalukuyang binabayo ngayon ni Labuyo itong Northern Luzon area at medyo malakas po yung kanyang dalang hangin. Sa mga kababayan po nating medyo mahina yung kanilang mga bahay, yung mga gawa sa light materials, kung pwede po tayo po muna magpunta sa mga designated evacuation centers kung saan po tayo magiging ligtas. At saka na lang po tayo bumalik kapag tuluyan na nakalayo si Bagyong Labuyo. Mm-mm, dahil usually yung mga nagiging biktima, yung ganun po, sir, yung opo, parang sinagsabi na tayo, nagpaalala, pero parang minamali ito nila, sasabihin nila, sanay na sila doon sa kanilang lugar na opo, kahit mataas yung alo, pwede silang mangisda. Ganun ho ba yung mga natatanggap niyong report, sir? Opo, at pinayuhan din natin yung, at nagkaroon din ng evacuation, preemptive evacuation, yung mga nasa coastal areas, lalong-lalo na kung saan naglandfall, doon sa Kasiguran Aurora na nagpunta muna or nag-preemptive evacuation, pumunta muna sa mga evacuation centers, mas mataas at mas tigtas na lugar. Meron pa tayong nilikas din, Major, na ng mga tao doon sa mga delikado mga lugar, yung mga danger zones, kung maituturing natin yung mga nando sa mga waterways na dapat ay walang tao doon. Opo, totoo po yan na nagkaroon po tayo ng mga ganyang paglilikas, preemptive evacuation, pangunguna po ng ating mga local chief executives na siya pong mga chairperson ng kanilang mga local councils.
Sir, dito ho sa Metro Manila, di ba? Hindi pa ho tapos doon sa paglilikas doon sa mga nakatira ho doon sa mga gilid ng estero, yung mga biglang tumataas yung tubig. Ano ho ang ating paalala? Opo, sa ginagawa pong sa sinasagawa pong paglilikas, atin pong sinusuportahan itong proyekto na ito ng ating pamahalaan ng MMDA at saka ng DILG. Alam naman po natin na ito yung tamang solusyon para po maging ligtas ang ating mga kababayan. Dahil ano ho, no, parang yung mga lugar ho na yan, parang bigla-bigla ho tumataas yung tubig. Ano, ay dan ho nagkakaroon ng problema. Opo. So ano ho ngayon, doon ho sa ginagawa ho nating monitoring, ha? Sana hopefully wala hong maging pinsala sa buhay. Opo. Yun nga po, yung binabantayan natin, yung mga nawawala pang mga fishermen, sana po makabalik na sila dahil yun po ngayon naging practice nila na magtago muna. Hopefully, nandyan lang sila mga ligtas. Kailan ho tayo unti-unti makakakuha ng mga ano, mga impormasyon sa iba't ibang mga lugar kaugnay ho ng damage po sa kanila? Opo, dito po sa pananalasa ni Bagyong Labuyo, magkakaroon po tayo ng rapid damage assessment kapag po medyo lumalayo na si Bagyong Labuyo para naman po hindi mapahamak yung mga assessment teams natin na pupunta po sa mga napinsalang lugar. So yung ano, yung sinasabi niyo missing fishermen, ilan po ba yon na hinahanap natin? Base po sa ulat ng ating regional office po doon sa Bicol, initially po 51 yung 51. Fishermen doon sa Catanduanes. So nakabalik na po yung 42. Yeah. Siyam na lamang po yung ating inaantay pa na hopefully makabalik. Okay, so sana ho, yung nga, gaya yung sinabi niya, baka nag-cover lang, nag-shelter lang, ano po, para hindi ho mapahama. Okay, Michael, salamat po, sir. Yes, uli na lamang, sir. No, kahubli dito sa mga fishermen at dito sa mga landslide. May nakataas po ba tayong alerto pa rin sa paglalayag at mga landslide na maaaring asahan? Opo, sa pamamagitan po ng ating Philippine Coast Guard, hindi po muna nila pinapayagang maglayag yung ating mga na vessels para po maiwasan yung karagdagang mga sakuna. Ayan, sige. Ayan, magbabalik kami Susan Joel sa mga karagdagang ulat pa mamaya pag nagkaroon tayo ng mga breaking updates pa. Nagpuno sa inyo dyan. Okay, salamat, Michael.